Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Sabay-sabay, Viva Poon Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Kyung Hei Wat Chai, Happy Chinese New Year. Pasalamat po tayo sa Diyos sa pagdiriwang ng ating mga kapatid na mga Chino. At tayo'y meron pong long weekend ngayon at tayo'y naririto upang humarap at magpasalamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Poon. Pagdasal po natin ang lahat ng mga naglalakbay ngayong long weekend, ang lahat ng mga magbo-board exams sa buwang ito ng Pebrero, ang lahat ng mga may kaarawan, ang ating pong mga intensyon at mga taong ipinangakong ipagdadasal, ang ating mga paghahanda para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na linggo para sa kagalingan ng mga may sakit. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos, hingin natin sa Kanya muli at sa tulong ng bawat isa ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y ng iyong anak na si Jesus ang krus at kamatayan. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa
ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong banal na kalooban na ginanap ng iyong anak, ay siyang magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Rehoboam at nasalubang niya si Ahazias, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahazias ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sinabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinasasabi ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel, hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem. Ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari na angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng paong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tumayo na po ang lahat. Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahaki ng lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang mga kamay.
Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang taong bingi at utal at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura siya at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi, nakapagsasalita pa ang pipi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo muna ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po at nandito tayo ngayon sa kabila ng nakapanganyayang long weekend at lalo tigit, napakalapit lang ho ng the oldest Chinatown outside of China, ang Binondo. So salamat po at nandito tayo para magsimba. Chinese New Year po, hindi lang ko sure kung kailan, bukas ba or sa Sunday, pero huwag ho nating ipagkait ang biyayang makaikot, makadalaw po sa oldest Chinatown in the world, outside of China, na nandito po sa Pilipinas, sa Binondo area. Alam naman ho ng mga Chinese na meron hong Mandarin, may Fukien, at meron pong Cantonese. No? Kaya't iba-iba ho ang pagbati ng Chinese New Year. Ayoko na hong gawin, baka magkamali pa ako. Pero happy Chinese New Year po sa ating lahat. Now, ito ho'y napakagandang bigyan natin ng pansin dahil ito'y pagkakataon na ating ipagpasalamat, bunga ng ating paggalang sa mga kultura at tradisyon ng mga tao, ang biyayang bigay ng Diyos. No? Sasabihin niyo, Father, Katoliko tayo eh. Kristiyano tayo, bakit may Chinese New Year? No? Doon sa Santa Cruz, pag Chinese New Year ho, talaga namang en grande ang pag-aayos. No? Ako hinandyan pa, talaga namang hindi ko pinalalampas para tayo na sa Chinese Temple. Kaya lang, meron hong mga manlilibak, merong mga negatibong comment. What have you done to the church? It has become a pagan temple already. Pero ho, if you want to experience Catholic Mass, the Chinese way, alamin ho natin kung kailan ang Chinese New Year Mass sa Troso, sa Nose de Troso, sa May Masangkay, o dito po sa ating kapitbahay sa Santa Cruz Church. Not just for the experience, kundi para ho maranasan natin na meron tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Bagong taon, ayon sa kultura ng iba, na naglalapit sa atin muli sa Diyos. At ang Diyos mismo ang lumalapit sa atin sa pagdiriwang nating ito. Ito rin ho ang nais kong bigyang pansin sa atin pong ebanghelyo kung saan nagkaroon ng karanasan ng pagpapagaling sa isang taong bingi at utal dahil si Jesus mismo ang nagsadyang pumunta sa kinalalagayan niya. He could have taken a different route. Pwede naman siyang hindi nagsadya dito ho sa mga lugar na ito. Pero dumaan siya sa Sidon, nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ng Decapolis. Wala ba siyang gagawin? Di ba siya nagmamadali? Bakit kailangan niyang puntahan ang mga lugar na ito? Boundaries, hangganan. Kasi ho, sa kultura ng mga Hudyo, doon sa mga hangganan, makikita ang mga tinatalikuran ng pamilya at lipunan. Nandiyan ang mga ketongin, nandiyan ang mga walang lugar, walang puwang sa kanilang lipunan at pamilya tulad nitong bingi at utal.
dahil doon lang sila nakatatagpo ng lugar na sila'y hindi mahuhusgahan at sila'y tinatanggap. In their own respective societies and families, they are all rejected. Kaya kung saan nandoon ang mga tinalikuran ng lipunan, dito nagpupunta ang Panginoon, inilalapit niya ang sarili niya sa kanila. Kaya kung meron man hong pagpapagaling na nangyari sa isang taong bingi at total, salamat kay Lord sa Poong Nazareno, minarapat niyang nagpasya siya at nagsadyang puntahan sila upang makalapit sila sa kanya. Wala silang malalapitan, walang kagalingang magaganap kung hindi sila pinuntahan ng Panginoon. At hindi rin sila pwedeng bumalik sa kanilang lipunan dahil ang turing sa kanila ay nakakahawa, makasalanan, sinusuka ng lipunan at pamilya. Kaya ang Panginoong Jesus, ang Poong Nazareno na ang nagpapasya, madalas na siya'y pumupunta, sinasadya, inilalapit ang sarili sa mga taong naghihintay at naghahanap ng kagalingan. Ito ho ang gusto kong bigyan natin ng pansin na sana kilalanin natin na marami hong pagtatangka, maraming pagsisikap na ang Diyos lumapit sa atin. Ang tanong, matalas ba ang aking pakiramdam na makilala ko siya sa kanyang pagpaparamdam, sa kanyang paglapit, sa kanyang pagtawag? Or what matters is when I decide to pray? Gusto ko kayong mag-isip. Long weekend naman ngayon eh. Sayang naman ang bakasyon natin. Mag-isip-isip. Kontento na ba ako na ako lang ang magpapasya kung kailan ako hihingi, kailan ako magsisimba, kailan ako matatauhan? Pero kilalanin din ho natin, mismo ang Poong Nazareno, ang Poong Jesus, marami hong pagbabakasakali, maraming pagpapasya. He has done many attempts, pagtatangka, na pasukin, lapitan ang ating mga buhay. Ang tanong, napaunlakan ba natin siya? Napansin ba natin siya? Kinilala ba natin siya sa paglapit niya sa atin? Kasi o, sayang ang pagkakataon. It must have been a grace moment. Mabiyayang pagkakataon na ang Diyos na ang nagpapasyang lapitan tayo. Ngunit ang tanong, nakilala ko ba siya? Kinausap ko ba siya? At inilapit ko ba ang sarili ko sa kanya? Siya na ang lumalapit sa atin. Pero tanggap ko ba na sa kanyang paglapit, pinauunlakan ko ba na inilalapit ko rin ang sarili ko sa kanya? Sa anong paraan? Siya ho'y ating pauunlakan. Siya'y ating pakikinggan. Tayo'y maglalaan ng panahon na siya'y patuloyin, paunlakan at samahan. Kasi ho, ito ang maliwanag na pagpapahiwatig na tayo'y lumalapit sa Diyos na sa ating lumalapit. Hindi ko inilalayo ang sarili ko sa Diyos. Siya na nga lumapit eh. Partida na. Ako pa ba ang magmamalaki? Na ako pa ang lalayo? Huwag naman. Kaya, para ho higit na lumalim yung ating debosyon sa Panginoon, kilalanin natin at ipagpasalamat. Lord, salamat sa maraming pagkakataon na gumagalaw ka at nagpaparamdam ka sa aking buhay. Patawad sa maraming pagkakataong di kita nabigyang pansin. Patawad sa maraming pagkakataon na ako mismo ang lumayo matapos mo akong lapitan. Sa gayon, ang kagalingang sumapit sa bingi at utal ay tiyak sa atin din magaganap, sa atin din mangyayari. Hangad ng Diyos ang ating kagalingan, laging hangad ng Panginoon ang ating kabutihan.
At sana'y di natin siya tatalikuran, di natin siya tatanggihan. Bagkus ating pauunlakan ang paglapit niya sa atin sa paglalapit ng sarili ko sa Kanya upang ang bigay niyang kaganapan, kagalingan at biyaya ay tunay na sa atin manahan. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan sa krus, sa mga halansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy natin ipagdasal ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang lahat ng mga malayo sa ating piling, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, ang mga nagre-review para sa kanilang board exams ngayong Pebrero, ang lahat nating mga kapatid na mga Chinese sa paggunita at pagdiriwang ng bagong taon, ang lahat ng mga taong pinangakuan nating ipagdarasal. Para sa kanila, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Pakaingatan mo, Panginoon, ang mga kababayan namin sa Mindanao at Kabisayaan na apekto ng pabugso-bugsong ulan at pagbaha. Makabangon nawa sila at puno ng pag-asa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa Panginoon lahat nating mga kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, inilapit mo sa amin si Jesus na iyong anak, naging tao tulad namin upang ihatid sa amin ang kagalingan at kaganapan. Huwag nawa naming ilayo ang aming mga sarili sa Kanya,
Bagkus patuloyin siya at pakinggan, tularan ang kanyang halimbawa, mamuhay sa kanyang aral. Nang sa gayon, ang biyayang hangad mo para sa sanlibutan ay tunay na sa amin manatili at manahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak atin na pay-alay namin sa'yo mula sa angkay ng ubas at butin ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa Satanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay amin alay, aming pagpapala, bunay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaan, asan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon? O sana, sa kaitaan, asan? Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natuos mong tunay, O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami kanal. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Lourdes, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ibinigay ng Diyos Ama si Jesus sa atin at inilalapit niya tayo sa Diyos Ama. Kaya't samahan natin siya sa pagkilala sa Diyos na ating Ama. Sabay-sabay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Iyan mo kami ngayon na aming kakainin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Atin pong ihatid ang kapayapaang bigay niya at pagsaluhan natin pagbahaginan sa pagsasama-sama. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Minarapat niyang maging tinapay para sa nagugutom, inumin sa nauuhaw, kagalingan sa mga may sakit. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay lalapit. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus, Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang sabo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo ito kahilingan ko. Buhay ng mapayapa, inayo sa lahat ng masama, kaawaan mo kami, umaasa. Oh, Jesus Nazareno, patubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang sabo ko dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap mo. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko.
mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcements. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang Misa ng Ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno, at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Inihahandog din po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen na Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa linggo po ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes, February 11, at pandaigdigang araw ng mga may sakit. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga may sakit, kung kaya po nilang magsimba, ating isama. Kung hindi, you take a picture of those infirm para ho sa pagbabasbas, larawan nila o sila mismo ang mababasbasan. At sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Lourdes, February 11, Sunday, magsimba po tayo. Ang Miyerkules, tulad po ng ating narinig, ay simula ng Kwaresma, the 40 days of Lent. Kaya't magsimba po tayo, huwag lang tayo tatanggap ng abo sa noo, kundi magsimba po tayo, hudyat ng ating pagtanggap sa panyaya ng Diyos, sa paglapit ng Diyos, sa pagbabalik loob. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na dumudulog sa iyo.
Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga ipinagdadasal, silang di makasimba dala ng iba't ibang dahilan, at maging ang kanilang mga dasalan at mga imahen at mga medalyon ay iyong basbasan upang ang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at huwag makalimot sa Diyos na lumalapit sa atin. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarahal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Viva po ang Jesus Nazareno! Viva po ang Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno!